Hello mga kabista, welcome. Bali, welcome nga pala sa channel ko. So, ang segment nga pala natin ngayon is a tutorial. Bali, gagawa tayo ngayon ng project. And then, yung gagawin natin project is ang Arduino height measurement. So, bali, may example na ako dito na itsura niya. So, ito yung Arduino height measurement. So, pagpasensya nyo na nga pala yung casing ko kasi hindi ako ganong artistic eh. Medyo, alam nyo na, pangit. So, ano ba tong Arduino height measurement? So, Arduino height measurement is automatic niya na nami-measure yung ating pinaka-height. So, bale, meron tayo ditong tatlong main components. This is yung MCU or yung microcontroller unit. So, yung microcontroller unit natin is parang siya yung pinaka-utak. So, siya yung nagme-measure. Then, siya yung nagpa-process. And then, siya yung nagda-drive din ng mga ating peripherals. So, siya yung parang talagang pinaka-utak ng device natin. And then, meron tayo ditong yung pangalawang ating main components is yung LCD. So, itong LCD natin is dito natin dinidisplay is yung na-measure niyang height. So, yung na-measure niyang height nga pala dito is ginawa ko is dalawa yung unit. So, kaya dalawa is centimeter and then is yung feet. Kasi, bale, sa ibang bansa kasi mas ginagamit nila is yung centimeter. Bale, yung sa feet kasi mas ginagamit natin yon. So, parang sa ibang bansa, example, may kakilala ka doon, nagtanong sila na kung anong height mo, sasabihin mo, ako nga pala is 5'6 feet. So, malilito sila. So, parang i-compute pa nila yon sa centimeter. Or minsan nga pala sa Amerika, meter naman yung ginagamit nila. So, bale, dalawa na yung ginawa ko dito. So, para meron tayo nung in centimeter and in feet. Okay, and then, bali, pangatlong importante nating component is yung ultrasonic. So, itong ultrasonic sensor natin nga pala, is siya yung pinaka magme-measure ng ating height. So, bali, ang pinaka-concept lang nito is kaya niyang ma-measure is yung distance ng object papunta dun sa pinaka-component niya. So, yan. So, pero ang gagawin nga pala natin dito is para makuha yung measurement natin. Kasi, example kasi nito is pag nakaganyan siya, and then, kunyari, tinapat mo yung kamay mo dito. So, example is, mame-measure niya dito is mga 2 inches or mga 1 inches, kunyari ganyan. So, para makuha naman yung tamang height natin, so, ang gagawin natin is mag-set tayo ng default na height. Bale, sinet ko siya ng mga 6.6 feet or 200 centimeters. So, mga nasa taas ko siya na ganun. So, bale, ang ginawa ko doon is yung 200 centimeter natin is kumbaga, siya na yung base natin or yung default na measurement natin para kapag tumayo tayo doon is ima-minus naman is yung na-measure niyang distance sa'yo. So, ibig sabihin nun is yung 200 centimeter mo and then kung ano yung na-measure niya na distance. For example, nandito ka banda yung ulo mo. So, ima-minus niya yun doon sa 200 centimeter and then kung ano yung makuha niyang value, which is yun yung height natin. Okay. And then, bale, tuturo ko nga pala sa inyo to kung paano gawin lahat. So, bale, from ano siya, from component, and then circuit, and then yung ano na siya, yung sa case na, and then itetesting na natin. So, medyo mahaba nga lang itong tutorial natin. Kaya, ginawa ko siya ng tatlong video. So, yun, medyo mahaba siya. Kaya, ginawa ko siya ng tatlong video. So, yung una nating video is introduction. So, ito yung pinaka-introduction. So, mamaya sa introduction natin, after pala na itong introduction natin is, bibili naman tayo ng gamit. So, tuturo ko sa inyo kung saan tayo bibili ng mga gamit nito. And then, bali, puprograma na rin natin yung microcontroller natin kasi para habang gagawin natin yung circuit sa part 2 o sa pangalawang video natin ito, is makikita na agad natin kung nagana ba talaga yung device natin or tama ba yung pagkakabit natin dun sa circuit natin.
And then, sa pangatlo is, bibili tayo nga lang ng gamit sa labas. Kasi do sa, dito kasi sa introduction is yung pagbili natin ng mga components niya is through online lang lahat. So, dahil nga ngayon sa ating pandemic, eh, mahirapan tayong lumabas. So, dito sa pagbili natin ng mga components is through online lang. Pero yung kasing sa part 3 natin is bumili ako sa labas noon kasi hindi ko kasi pa sure eh kung pwede na tayong bumili ng mga illustration board, glue stick sa labas. So, naisip ko kasi kung pwede na eh baka mas malaki pa yung shipping fee natin kaysa doon sa nabili natin. So, yun. So, yun yung sa part 3. And then, after natin na mabuo yung casing, bali, sasama na rin natin yung pinaka-circuit. So, ididikit na natin yung circuit sa loob. Hindi, medyo may hinangin lang tayo konti. So, tuturo ko naman din sa inyo yung kung ano yung hihinangin natin daw, which is yung switch. And then, sa pinakahuli na is yung magte-testing na natin. So, papakita ko sa inyo is paano na mame-measure yung pinaka-actual. So, gagawin lang natin doon is lalagay natin sa pader. Is, tapos, yun nga, yung sinabi ko sa inyo, kukunin yung 200 cm na height. Then, doon niya siya ilalagay. So, yun, bali, nakahati siya sa tatlong video. So, I hope, panoorin nyo din to hanggang doon sa ating part 3 ng ating video. So, tara na, start na tayo. So, yan. So, bali, punta muna tayo dito. Then, search na natin kung saan tayo bibili ng gamit. So, bali, pupunta lang tayo dito. So, yan. So, baka nagtataka kayo is, makakabili ba tayo ng mga electronic components dito? So, oo naman, maraming electronic component dito at legit naman siya sa pagbebenta din ng electronic component. So, bali, malaki na rin talaga ng gastos ko dito eh. So, bakana man. So, yun. So, yun nga lang dahil sa dami ng mga gamit dito, medyo nakakalito. So, example is, sa search natin to. So, Arduino. So, yung Arduino kasi medyo sikat na. So, hindi natin mahirapang maghanap. So, yan, maraming lalabas na mga Arduino. So, yung iba medyo similar or parang peripherals niya. So, ito, pwede kayo mamili ito sa dalawa. So, ito, pwedeng itong isa nakita ko. So, legit naman. So, mura lang siya. Then, may libre na daw siyang programmer na cable. So, yun yung maganda nyo nga palang bilhin is yung may cable ng kasama. Kung wala, is bibili kayo wala eh. So, yun, babayin nyo lang. Oops, so hindi pa pala ito nakakonnect sa account ko. So, yun, ganun lang. So, yun. So, then, search nyo lang din yung iba pa. Pero, yun nga pala is, nandyan lang din sa description ko nga pala ng video ko nasaan. Lahat-lahat to, may link na ako. So, and then, itong sa LCD natin is, careful nga pala tayo dito kasi maraming LCD na katulad to. Pero, huwag nyong bilhin yung may I2C. Iba kasi yun eh. So, ito yung bilhin nyo, suggested ko. Yung hindi I2C. Yan. Yung green. So, bale, ito naman ultrasonic. So, marami naman yun dyan. And then, itong potentiometer natin. Kailangan din natin ng breadboard. So, yan. Medyo iba-ibang klase kasi yung breadboard. So, ito yung magandang gamitin. Then, ito. Kailangan natin to. Bali, may solid wire kasi ako dito na naka-spare. So, yun yung gagamitin ko sa part 2 ng video natin. Pero, suggested ko, ito na lang yung bilhin nyo kasi mas maganda na to eh. Buo na siya. Ikakabit-kabit nyo na lang to dun sa breadboard tsaka sa peripherals natin tsaka sa ano, MCU or just Arduino. And then, ito naman is magkaiba to ha. Bali, yung isa kasi is may tusok-tusok siya. And then, ito naman is yung sinasaksak. Oh, nasaan nga ba dito yun? Yan. So, makikita nyo is yan, yung butas-butas siya. So, gagamitin din natin yan. Bali, ang tawag naman dyan is female to female. Yung kaninang tusok-tusok is male to male. And then, kailangan natin ng toggle switch. So, yun yung mag-on and off ng ating device. And then 9 volts battery, so yun yung magpa-power up. Then kailangan din natin ng socket ng 9 volts. Then ito optional is, ay di, sorry, hindi siya optional, so kailangan nyo din siya kasi bali magso-solder tayo dun sa video natin. And then ayun, bali yung LED, yung kanina nga palang soldering iron is meron na siyang kasamang LED, pero kung gusto nyo bumili rin kayo. And then itong
multimeter natin is optional kung gusto nyo bumili. Pero very useful siya. So, yun lang. So, orderin nyo na. Then, intayin na natin. And then, ito na pala yung pinaka-list ko ng ating components. So, yan. So, I hope na-click nyo din yung link dun sa baba. Para dun sa mga components natin na kailangan. So, and then, ito naman is, ipa-flash ko naman is yung ating pinaka-schematic. So, pwede nyo na din itong screen capture. So, mas maganda ng screen capture niya. So, ito yung pinaka-schematic kasi nung ating sa part 2 or yung buong circuit ng ating project. So, pwedeng kung medyo alam nyo na kung paano yung kabitan ng ng sa schematic. So, pwedeng ito na yung basihan nyo kesa dun sa ating sa video sa part 2. Sa part 2 kasi is talagang mano-mano natin gagawin kung saan i-coconnect siya. So, okay. So, bali, magpo-program na tayo ngayon. So, open lang natin to. Then, search natin is yung Arduino. Arduino. Yan. And then, makikita natin dito is yung kanyang home or yung kanyang website. So, click lang natin is yung software, then downloads. Then, dito sa may baba. So, yan yung kanyang IDE or yung Integrated Development Environment. So, hanapin lang din natin dito. So, yung atin is Windows 10 or 8. So, yun, yun yung download. Then, after nyo ma-download is magkakaroon na kayo ng application nito. And then, i-download nyo nga pala is yung aking code dun sa ating link. Sa ating description. Then, after nyo ma-download, so, i-open nyo lang tong project. Is yung height measurement. So, after nyo ma-open is yung project. So, nandyan yung code lahat. So, pwede nyo na din siyang pag-aralan kung paano yung code. Yan. And then, is punta kayo sa tools. Then, i-check nyo yung board na gamit nyo. So, yung board na yung Arduino na pinabibili ko is yung Uno. So, yan siya. Then, yan. Iseselect nyo lang yan yung Uno. So, kung ano yung board na gamit nyo. So, pwede rin iba. Depende doon sa board na gagamitin nyo. And then, is yung port. So, ito is ang importante din. Kasi, pag sinaksak yung Arduino, is makikilala siya kung anong port. So, and then, i-click nyo lang yung upload. Para ma-program. And then, minsan naman is nagkaka-issue tayo dito sa ating Arduino or sa ating ibang MCU. So, dito check nyo sa device manager, sa comms, ports and comms. So, makikita nyo dyan is wala. So, if wala is medyo may issue yung Arduino nyo or minsan is hindi nyo pa na-install yung USB to UART. So, search nyo lang is ito yung common sa issue is yung prolific USB to serial. So, yun yung PL2303. I-download nyo lang siya kasi may issue lang doon yung USB. So, yun, i-download nyo lang yan. So, yan. So, yan yung kalimitang issue nung isa nating device. Ito is yung Gizduino. So, yun yung naging experience ko nung una kong tinry siya. So, yun yung install nyo. So, gagana naman siya kaagad. And then, para dito is yung, ito yung nabili ko sa aking backend naman is, may issue siya din eh, kahit na-install ko na itong Prolific. So, medyo may specific siyang driver. Kasi yun, natuklasan ko pala is gawa pala siyang China. So, ibig sabihin, clone pala yung Arduino una na yun. So, dito lang yung i-search sa internet. Dito yung natuklasan ko, na-search ko lang dito sa mga forum. Ito daw yung i-download. Is mukha siyang virus, pero hindi naman siya totally virus eh. So, itong zip yung i-check nyo. And then, i-download. Oh. So, medyo matagal siyang mag-load. So, ang weird niya kasi may specific siyang driver. So, ewan ko kung bakit ganun. So, i-download nyo lang to. So, yan. So, medyo in-check kaya hindi ko maintindihan kung ano mga nakalagay. Pero, ang naiintindihan ko dun sa baba is yung cloud na may pababa. Siguro, download nga ibig sabihin nun. So,
So after nyo yung ma-download is extract nyo lang yung laman. So after nun, okay na. So bale, yun nga pala mga gamit natin ng mga nakalista. Mayroon pa ako dito mga nakastock. So yun, babalik na lang ako. Kukunin ko na lang muna yung mga gamit natin. So mga kabista, nabili nyo na ba yung mga gamit natin? So bali, pag dumating na nga pala yung mga gamit natin, bali, pwede na nating programan yung microcontroller natin para doon sa part 2, is pag nag-start tayo, is pwede na natin makita kung gagana siya ng maayos o hindi. So yun nga lang, medyo matagal yung iba nating parts dun mga 1 week or 2 weeks darating yung iba. So yun, medyo mag-aantay na nga lang tayo ng konti para doon sa mga darating nating gamit. Pero if ever naman, pwede na natin panoodin yung part 2 and part 3. So para makita nyo na doon kung paano natin siya buuin hanggang matesting na natin kung talaga accurate. So yun nga lang, medyo nakaka-excite kasi yun nga, wala pa yung mga gamit. So okay lang yun, pwede nyo na simulan panoorin para ahead kayo. So yun lang mga kabista, salamat nga pa sa panonood.